Good day, mga bossing. Marami nagtatanong sa amin kung mahirap bang i-drive si Suzuki Espresso dahil walang tachometer. Bago namin sagutin yan, mag-intro muna tayo. Ano nga ba ang tachometer or RPM gauge? Ang tachometer ay normal or madalas nating nakikita sa isang manual na sasakyan. Ang equipment na to ang nagsasabi kung kailan tayo mag-change ng gear. Ito yung nagsasabi kung gano'n nakabilis yung ikot ng ating makina. Teka muna, di ba si Suzuki Espresso ay isang manual na sasakyan? Bakit nga ba walang tachometer itong sasakyan na to? Kagaya nyo, nagtatanong din ako. At kagaya nyo, hindi ko rin alam ang sagot. Pero marami nagtatanong na subscribers, yung iba nag-message pa sa amin, na, "Bossing, hindi ba mahirap i-drive si Suzuki Espresso kasi walang tachometer?" Para sa akin, hindi. Dahil hindi lang naman sa tachometer tayo nagbe-base kung kailan tayo dapat mag-change ng gear. Maraming paraan. Unang-una, ang ating pandinig. Papakinggan natin yung makina. Kapag naririnig nyo na medyo maingay na siya compare sa normal noise niya, that's the time na kailangan natin mag-change ng gear. Pangalawa, pakiramdam. Dahil manual na sasakyan nga itong si Suzuki Espresso, ang driver ay konektado sa makina. Based yan sa aking experience kasi as a driver, nararamdaman ko kung may problema ang makina. Kunwari, kapag nararamdaman ko na nanginginig na yung sasakyan or parang nahihirapan na yung sasakyan or kahit anong piga ko sa gasolina or sa gas pedal is hindi na nag-i-increase yung speed ni Suzuki Espresso or kapag kumakadyot-kadyot na yung ating sasakyan. Ang ibig sabihin nun, that's the time for us to change gear. Pangatlo, nagbe-base ako sa speedometer or sa speed ni Suzuki Espresso. At kung ikaw ay isang newbie or beginner driver, tandaan mo to. Screenshot mo yan dahil malaking tulong yan. And disclaimer lang mga bossing, hindi ako expert. Hindi ako master driver. Ang sinishare ko sa inyo is based on our experience kung paano namin patakbuhin ng sasakyan na to. So, paano nga ba mag-change ng gear? Every time mag-start tayo magpatakbo ng sasakyan, talking about manual na sasakyan kagaya ni Suzuki Espresso, lagi tayo mag-start sa first gear or primera. At ang primera namin kay Suzuki Espresso is nag-range from 0 to 15 km per hour or 15 kph. Kapag nag-increase na yung speed, 16 to 30 kph, doon kami mag-change ng second gear. This time, change ako ng second gear. Yan, naka-second gear pa ako ngayon. Once na umabot na to ng 30 kph, doon pa lang ako mag-change ng third gear. So, stay pa rin ako sa second gear ngayon. Yan, dire-diretso lang. Second gear, smooth driving pa rin yan. Wala akong mararamdaman na aalog-alog sa sasakyan. 30 kph, change into third gear na. Ayan, naka-third gear na ako ngayon. Tapak ng gas. Smooth driving lang. Dire-diretso yung pagda-drive. Pag ganito yung gagawin nyo sa sasakyan, na-experience ko na mga bossing, kung ganito kayo mag-change ng gear, mamamaximize nyo yung gasolina. Hindi kayo matakaw sa gasolina, kumbaga. Mamamaximize nyo yung engine, at dito nyo talaga mamamaximize yung gas consumption ni Suzuki Espresso. Ngayon, ang tinatakbo natin is 18 kph, or nag-23 na, naka-second gear pa rin ako. Once umabot na to ng 30 kph, mag-change na ako into third gear. Ito, change na ako ng third gear. Yan. Pag ganito yung pag-change nyo,
sigurado wala kayong mararamdaman na kadyot-kadyot or parang nahihirapan yung makina. Smooth driving lang to. Yan, dire-diretso, naka third gear pa rin ako. Ngayon, malapit na natin gamitin ang fourth gear. Pag nag 45 kph na, ayan, nag fourth gear na ako. Dire-diretso lang yan, naka tatapak na ako ng gas. Medyo slow down ako ngayon kasi may traffic ahead. Alalay lang. Ngayon, bumaba na yung speed. Nag-downshift naman ako. Nasa second gear ako ngayon. Maya-maya, explain ko sa inyo kung paano naman mag-downshift. Ang basihan ko sa pag-change ng gear is kapag nag-i-increase yung speed ng 15 kph, doon ako nag-change ng gear. So pag first gear ako, ang speed ng sasakyan or nitong Suzuki Espresso is 0 to 15 kph. Kapag 16 to 30 kph, second gear. 31 to 45 kph, third gear. 46 to 60 kph, fourth gear. 61 kph and above, fifth gear na yan. Fifth gear, madalas ko lang gamitin yan kapag nasa expressway. Pag mga ganitong may mga traffic, hanggang fourth gear lang talaga yung ginagamit namin. Ngayon ay naka fourth gear tayo mga bossing, smooth driving lang. Sa pagbawas naman ng gear or pag downshift, eto naman yung speed na basihan ko. Kapag naka fourth gear ako, kapag bumagal yung takbo ni Suzuki Espresso at umabot ng 30 kph, nagda-downshift na ako sa third gear. Eto, magda-downshift na ako ng third gear. Medyo bumabagal na yung speed ng sasakyan. Ready na ako. Ayan, 30 kph, change na ako third gear. Kapag ka bumaba naman, umabot ng 15 kph yung speed, kapag naka third gear ako, magda-downshift naman ako sa second gear. Ito, pababa na yung takbo ng sasakyan. 15 kph. Ito, magsa-second gear na ako. Ayan, naka-second gear na ako. Kapag bumagal naman yung sasakyan, bumaba ng 10 kph, nag-change ako ng first gear. Ito, naka-first gear ako ngayon mga bossing. Ayan. So, ganun lang ako mag-downshift kay Suzuki Espresso. Para sa amin, hindi naman big deal na wala siyang tachometer. Kasi nga gaya ng sabi ko, marami pang paraan or ways para ma-identify natin when to change gear. Una, yung pandinig, pakinggan natin yung makina. Pangalawa, yung pakaramdam kapag nahihirapan na yung makina, kumakadyot-kadyot, parang nanginginig. At yung pangatlo na lagi namin ginagamit at para sa akin, ito yung pinakamadali, is nagbe-base ako sa speedometer. And mga bossing, ganito ko lang siya patakbuhin. Kung meron pa kayong mga masasuggest para matulungan yung mga newbie driver at para matuto na rin ako, mag-leave kayo ng comment sa baba. Babasahin ko yan at re-replyan ko lahat. At para na rin matuto ang lahat ng viewers at ako na rin. Para matuto na rin ako sa mga master driver na nanonood dyan. So sana nakatulong itong video na to. Again, maraming salamat sa panonood and see you on our next vlog.